ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng viral scandal, sa Constantine Building ay nahihiyang nagpaliwanag si Rica sa kanyang Sir Kyle. Aniya, ang tapang-tapang pangaraw niyang sumama sa Ash Bar sapagkat ang akala niya ay okay na siya. Malungkot ang mga mata ni Rica, tila naiiyak. Tanong sa kanya ni Kyle, anong araw ba talaga ang nangyari? Kung okay lang kay Rica, ay maaari naman daw nila itong pag-usapan. Hindi naman nagdalawang isip si Rica na ikwento na nga ang buong katotohanan kay Kyle. Aniya, nagsimula nga raw ang lahat nang marinig niya ang kanta. Kanta na ipinatugtog sa dance floor. Aniya, parehong kanta nga rin daw ang kanyang narinig nang mangyari ang insidente. Kwento ni Rica, nasa bar nga rin daw sila ng mga gabing iyon. Wika niya, may nanghaharas daw noon kay Rose. At dahil sa labis na kalasingan ay hindi na nga raw ito makapalagpa. Upang maprotektahan ang kanyang kaibigan, yung treat na pilit na ibinibigay ng isang lalaki kay Rose ay siya na lamang daw ang kumuha. Uminom. Nagsimula nang humagulgol si Rica. Aniya, hindi naman daw niya alam na drug daw pala yun. Nang marinig ito ni Kyle ay agad itong lumapit sa dalaga. Humingi ito ng tawad sa kanya. Wika niya, Aniya, kasalanan niya nga raw ang lahat sapagkat kung alam niya lamang daw na maaaring makapagpa-trigger ito kay Rica ay hindi na nga raw siya pumayag na doon sila magpunta ng kanyang team. Paliwanag ni Rica, siya naman daw ang kusang loob na sumama. Ngunit ayaw naman kay Kyle, kung mas naging sensitive lamang daw sila, sana nga raw ay hindi na siya pumayag na magtungo sila sa Ash Bar. Huwag nga raw itong mag-alala sapagkat kakausapin niya nga raw ang kanilang team. Ayaw naman kay Rica, huwag nga raw itong gagawin ni Kyle. Nagmakaawa ito kay Kyle. Sinabi niya na simula nga raw nang nangyari ang insidente ngayon ay nagbago na nga raw siya. Nagbago na nga rin daw ang trato sa kanya ng mga tao. Para nga raw siyang isang plato na kailangan ng ingatan dahil isa na siyang babasagin. Kaya nga raw siya sumama sa Ash Bar dahil gusto niyang patunayan sa kanilang lahat na hindi siya ganoon. Pero nag-backfire nga raw ang lahat. Nakita niya kung papaano siya tignan ang kanilang mga katrabaho kanina. Tanong niya kay Kyle, posible raw kaya na mangyari na kapag may kailangan sila, iutos lamang daw sa kanya? At kung may mali man siya, sabihin lang daw sa kanya. At kung sakali daw na kailangan nilang magdesisyon, hindi naman daw nila kailangan pang i-consider ang kanyang nararamdaman. Tanong ni Kyle, gusto lamang daw niya kasing ma-make sure na yun ang kailangan ni Rica. Sagot ng dalaga, yun nga raw ang kailangan niya. Promise, dagdag pa niya. Sagot naman ni Kyle, okay, naiintindihan kita. Labis tuloy ang pagtataka ni Rica kung bakit simula umpisa at hanggang ngayon ay nauunawaan daw siya ng kanyang Sir Kyle. Pati nga raw ang pagpunta ni Rica sa Constantine Building, kahit nga daw worldly, eh bakit parang naiintindihan nito ni Kyle? Tanong niya sa binata, bakit? Papaano? Hindi naman nakasagot ang kanyang kausap, bagkos ay unti-unti na nga namuo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Bago pa man ito pumatak, ay agad na nga niyang tinalikura ng dalaga. Sa kabilang banda, sa tahanan ng pamilya sikat, nang gabing iyon ay bising-bisi naman itong si Dan sa pagpipintura ng kanilang bakuran sa mga iniwan na vandals ng ilang kabataan. Sinabi ni Kakay na nais niya nga raw tulungan ang kanyang asawa, ngunit ayon kay Dan, hindi na nga raw kailangan at kayang-kaya na nga raw niya itong gawing mag-isa. Proud na sinabi ni Carla na hindi nga raw sinaktan ng kanyang asawa ang binatiliyo kanina. Sagot naman ang isa, syempre dumating kayo. Pero hindi, ang katotohanan nga raw, kahit hindi pa man sila dumarating ay talagang hindi na nga daw niya ito nagawang saktan. Paliwanag ni Carla, sapagkat hindi na nga raw siya ang dating Dan. Nagbago na ito. Naiinis na pinulot ni Dan ang isang piraso ng poster ni Mayor Troy. Aniya, palagi na lamang daw niya nakikita ang pagmumuka ng lalaking iyon. Ganun nga rin daw ang kanyang pamilya. Nakikita na nga rin daw niyang epekto ng mga ito sa kanyang anak. Halos hindi na nga raw makapasok sa paaralan itong si Bea at Nico dahil sa pambubuli ng ibang tao. Malungkot na sinabi ni Dan na kung mas may kaya lamang daw siya, ay matagal na nga raw niya sanang inilayo doon ang kanyang pamilya at dinala sa mas tahimik na lugar. Kalmadong sinabi ni Kakay na hindi na nga raw sila kailangan pang ilayo sa kanilang lugar. Kailan nga raw ba sila umatras ng laban? Hindi pa nga raw ito nangyari at hinding-hindi nga rin daw nila ito sisimulan. Narinig naman ni Rica ang usapan ng kanyang mga magulang sapagkat sa pagkakataong ito ay umuwi na nga siya sa kanilang tahanan.
Kinabukasan, maagang bumangon itong si Rika upang maghatid ng isang kape sa kanyang ina at natagpuan niya nga ito sa labas ng kanilang bakuran. Napansin ni Rika na natakpan na nga raw nilang lahat ng vandals. Sagot ng kanyang ina, hindi nga raw sila natulog para masiguradong ito hindi makikita ng kanilang mga kapitbahay upang maiwasan na nga rin daw ang issue ng kanilang pamilya. Tanong ni Rika, bakit daw kaya ganoon? Napakadali lamang daw para sa ibang tao na tapak-tapakan sila. Tulad nga raw ni Mayora, napakadali lamang daw para sa kanya na physically ng kanyang ina. Ganon nga rin daw itong si Raven. Nagawa nga raw siya nitong i-outcast sa sarili niyang opisina nang wala siyang permiso. Samantalang sila, babalik lamang daw sila sa normal nilang mga buhay. Pero ang kanilang pamilya ay naglilinis pa ng mga kalat na iniwan sa kanila. Hinawakan ni Kakay ang kamay ng kanyang anak at tinanong niya nga ito kung okay lamang daw ba itong si Rika. Sagot ng isa ay okay lamang daw siya. Wala naman daw silang inaatrasan na laban, di ba? Sa pagdating ni Rika sa Balay Arkitektura ay nakita niya nga na busy-busy ang lahat. Habang siya ay naglalakad ay muling nanumbalik ang nangyari kinagabihan. Nang makita siya ni Mrs. Gracia ay agad nga siya nitong kinumusta. Labis-labis din ang pag-aalala nila Miss May. Aniya, sana nga raw ay sa ibang lugar na lamang sila nagpunta. Nagturo naman ng breathing exercises itong si Mrs. Gracia kay Rika. Ito nga raw ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang stress. Habang ginagawa nila ang breathing exercise na itinuturo ni Mrs. Gracia, ay bigla namang lumabas sa opisina itong si Kyle. Napansin niya nga na nag-i-inhale at nag-i-exhale ang mga ito. Tanong niya tuloy sa lahat, ano nga raw ba ang ginagawa nila? Bakit daw nakatayo pa silang lahat? E nasa baba na nga raw ang team ng PAVE. Muli na namang nanumbalik sa realidad ang grupo. Dali-dali na naman silang nag-asikaso sapagkat naghahanda na nga sila sa pagdating ng kanilang mga kliyente. Hindi nga nagtagal ay pumasok na sa kanilang opisina ang grupo nila Mr. Perez. May pahabol pa silang sorpresa sapagkat hindi nila inaasahan na makikita rin nila ang pagdating ni Raven. Sa inyong palagay, naimpluwensyahan kaya ni Audrey ang kanyang anak na si Raven kaya muli niyang tinanggap ang proyekto ng santuario? Mas nagiging kapanapanabik ang bawat eksena. Don't forget to subscribe mga kaibigan para sa mga latest updates ng viral scandal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.